Justice in Science, Environmental Science, Inclusivity in Science, Science in Agriculture, Science in Fashion, at marami pang iba. Sa nakalipas na 3 buwan, kasama ko kayo sa isang masayang paglalakbay kasama ang ating mga next generation of experts sa iba't ibang field of science. Sabay-sabay tayong natuto, namangha, at na-inspire sa kani-kanilang kwento. Kaya for this episode, ating balikan ang 3 istoryang tumatak sa puso't isipan nating lahat dito sa Expert Talk. Isa na marahil sa mga istoryang tumatak sa akin ang istorya ni China, isang forensic science student mula sa University of the Cordilleras. Nakuha nito ang aking atensyon dahil kaiba sa ibang field of science na nakafocus ang pag-aaral sa ating kalikasan. Sa course ni China na forensic science, ebidensya ng krimen ang kanilang pinag-aaralan. We have to process like yung... Kasi nga, we are in with the law enforcement. We are working with the law enforcement agencies. So we handle evidences. Ipipresent namin yung mga evidence sa court. So yung forensic science, kayo yung mga tumutulong sa mga ganitong batas. At nabanggit mo nga yung crime. Yeah. Diba? So may dugo, may investigation. Hindi ka ba natatakot sa ganun? Hindi. Kasi bago ko pasukin tong course na to, like, ina-expect ko na ganun talaga yung makikita namin during na nag-aral kami ng forensic science. And mas worse pa yung makikita namin sa mga actual crime scenes. Oh, okay. Namangha ako sa tapang ni China na pasukin ang larangang ito, lalo na hindi biro ang training na kailangang pagdaanan na makatulad niyang nangangarap na maging forensic scientist sa hinaharap. Magmula kasi sa bangkay, mga barel, dugo, chemical, fingerprint, mga damit o fabric na posibleng nalagyan o naging bahagi ng krimen ay masusi nilang pinag-aaralan at inaanalisa. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga laboratories sa University of Cordillera para magsagawaan ng isang test. At para matulungan tayo dyan, makakasama pa rin natin si China. Hi China, ano ba yung gagawin natin ngayon? So ngayon, magkakonduct tayo ng firearm identification test. So, before that, mag-gloves muna tayo. Okay. Kasama kayo, natuto tayo kung paano yung sinasagawa ang firearm identification, isang sangay ng forensic science kung saan sinusuri at tinutukoy ang mga baril, bala at iba pang ebidensya na may kaugnayan sa armas na maaari o posibleng ginamit sa isang krimen o insidente. Okay, China, ano ba itong mga instruments na gagamitin natin para sa test na gagawin natin ngayon? So ngayon, meron tayong bullet comparison microscope. Para lang din siyang typical na microscope. Pero ito, yung microscope is dalawa. So, ina-allow niya na ma-view natin yung dalawang object at the same time. Okay, so sige. Itong mga balang to ay... Bakit dalawa yung bala nandito? Yung dalawang bala dito, dalawang klase kasi yan. Like, yung una, we have the question bullet. Ah, okay. So, ibig sabihin ng question bullet, ito naman yung bullet na nakuha sa crime scene. Ah, okay. So, the next one naman is yung standard. Mm. Yung standard, yun naman yung galing sa mismong law enforcement agencies. Like, yun yung tines far nila. Okay. Namangha ako sa kung paano nagamit ang siyensya sa pagtukoy ng pagkakakilanlan ng salarin sa isang krimen. The way we answer that as forensic expert is by looking at the individual characteristics na natatransfer ng barrel dun sa bullet and cartridge case. Kasi kapag yung mga barrel natin, tulad din ng kamay natin, para siyang may fingerprint. Halimbawa nito is yung rifling doon sa barrel ng barrel. Yung rifling na yon, nakikreate yon doon sa barrel ng barrel during the process of manufacture. And that rifling has unique characteristics na yun sa particular na barrel. So each gun has different rifling characteristics, di ba? Kapag
yung kapag ikaw ay bumarel, you shot someone, di ba? Yung characteristics, yung bullet mo magta-travel doon sa mga rifling na yon. So in other words, yung unique characteristics nung barrel mo matatransfer yun as impressions or as striations dun sa surface ng bullet. So kumbaga parang tina-transfer ni nung barrel through the rifling yung fingerprint niya dun sa bullet. Sa gabay at tulong ni China, matagumpay kong natukoy kung positibong galing sa iisang barrel ang sample bullet na ating in-examine. So China, ano yung gagawin natin ngayon para malaman natin kung match ba tong bullet na to? So ngayon, nalagay na natin yung dalawang bullets. Mm-hmm. So as I've said earlier, yung isang question and then yung standard. So ngayon, titingin naman tayo sa laptop na ginamit nating software and then doon natin titingnan yung initial na findings kung magmamatch ba sila or hindi. And then, kapag hindi naman sila, sa tingin natin na hindi sila nagmamatch, ngayon tayo magagalaw ng mga controls. Mm-hmm. I see. So malalaman natin na galing lang siya sa iisang firearm kung yung mga striations, kung nakikita mo yung mga linya na yan, mm-hmm, is nagtutugma-tugma na sila. Mm-hmm. So itong sample natin ngayon ay positive. Nag-match. Ang galing. Diba? Alam mo, ang dali niya panoorin, no? Pero ang hirap pala. Kasi minsan napapanood ko ito sa mga movies. Ang hirap pala. Kasi isang galaw mo lang ay pwedeng hindi mag-match, diba? So, tsaka kailangan, iikot pa siya. Oo. Like, kailangan talagang Hindi biro ang kursong ito. Tibay ng sikmura at talas ng isipan ang puhunan upang maging matagumpay sa larangang ito. Ito marahil ang dahilan kung bakit mas lalo akong bumilib sa mga tulad ni China na kahit hirap ay patuloy na inaabot ang pangarap na maging forensic scientist sa hinaharap. Since bago pa yung program, hindi pa alam ng lahat na palakasan pala ito ng loob at sikmura if kaya nila yung mismong job. Hindi kasi ito kasing glamorous na nakikita natin sa TV. So dapat hindi lang tayo academically prepared, kundi psychologically prepared din. Yes, challenging ang forensic science and it takes guts talaga to take the course. So, pero don't worry, lahat naman ang gagawin is guided by our professors. And all you learn in a classroom ay ma-apply nyo rin in solving crimes. You also get to enjoy the laboratory experiments and also you get to experience then on how to be an expert witness in court. Forensic science is a discipline where you apply science, you apply your body of knowledge, your expertise in the administration of justice. So talagang nandun yung public service, 'di ba? So what your profession puts you in a position where you could affect the quality of life of the people, which could promote peace and order for the Philippines, and you could help establish a more progressive Philippines. Sa bawat pagkalap nila ng ebidensya, pagpihit ng microscope, pag-examine ng mga bangkay, nakasalalay ang impormasyong kailangan upang mabigyan hustisya ang bawat biktima ng isang krimen. Ang pagdami ng forensic scientist sa hinaharap ay isang malaking hakbang upang masiguro na mapapanagot ang tunay na may sala. Up next, sa aming pagbabalik, ating balikan ang aming paglalakbay sa Occidental Mindoro upang alamin ang sinasabing misteryosong nagtatago sa probinsyang ito. Yung Mindoro wartebeak kasi, isa siya sa mga one of the least studied species among the wild pigs in the Philippines. Malamig at sariwang hangin ang sumalubong sa amin sa kabundukang ito sa Occidental Mindoro. Sa lawak nitong 18,000 hectare, nagtatago ang isang misteryosong nilalang. Yung Mindoro wartebeak kasi, isa siya sa mga one of the least studied species among the wild pigs in the Philippines. Very enigmatic yung species. Wala tayong masyadong alam sa ecology, saan sila naglalagi, ilan sila sa isang grupo, yung activity pattern nila, ano. So ngayon, wala tayong information about them. Sa pagsama namin kay Carlo, ipinakilala niya ang lahing ito na bukod tanging sa probinsya ng Mindoro lamang makikita. Sa amin, sa research ko, ang pinag-aaralan ko ay yung behavior
social behavior, yung ecology, and yung as much as possible kung pwedeng makuha is yung biology ng Mindoro warty pig. Ano yung main difference niya sa mga warty pigs na nakikita natin? Okay. So, based lang sa skull, makikita natin na meron siyang mga tusk, no? So, ginagamit nila itong tusk na to to protect themselves, no? Lalo na pag may for males, they use it as a self-defense or for attacking other male susilivari over asserting the dominance sa female, para sa female, no? But if you compare it with the domestic pigs, yung domestic pigs di natin makikita na may mga mahabang tusk, no? So ito, putol lang siya, pero makikita natin na may mga tusk, no? Compared sa ibang titula, no? So yun yung main difference nila. Kasabay ng unti-unti nating pagkilala sa lahing ito, nalaman ko ang mapait na kalagayan ng tinaguriang misteryo ng Mount Calavite Wildlife Sanctuary. Pero ito pong Mindoro warty pig, ito po yung mga endangered na ngayon. Oo, under the Philippine government through DAO 2019-09, classified as endangered ang Mindoro warty pig. And then under naman sa red list ng International Union for Conservation of Nature, siya ay under the vulnerable status. Nakakaalarma ang unti-unting pagkaubos nito dulot ng excessive hunting, deforestation sa mga kabundukan ng Occidental Mindoro at ang genetic hybridization. A lot of reports now sa ibang parts ng Pilipinas na yung wild pig, sa yung ibang uri ng wild pig ay nagkakaroon na ng ASF. And it can totally wipe out the population of the wild pigs. Mm-hmm. Then ang sunod pa dyan ay yung hybridization, no, with the domestic pigs. Mm-hmm. And it can threaten yung genetic integrity ng species. At nang malaman ko ito, mas lalo kong naintindihan si Carlo kung bakit sa kabila ng pagiging mailap nito at pagiging masukal ng kabundukan, ay patuloy pa rin siya sa pagsasagawa ng mga pag-aaral sa lahing nanganganib ng maubos kung hindi mapapangalagaan sa mga susunod na taon. Pero ito yung mga Mindoro warty pigs, dito lang talaga siya sa Mount Calavite makikita or meron din sa ibang bahagi pa ng Mindoro? So before, yung Mindoro warty pig, widely spread siya sa Mindoro. Mm-hmm. From Paluan, from to Abra, to Sablayan, meron yan, no? Pero dahil nagkaroon na tayo ng threats, for example, yung deforestation, yung habitat fragmentation, konti na lang yung areas na nakikita yung Mindoro warty pig. Sa paglalakbay natin sa Mount Calavite, nakilala ko rin sina Fernando, isang banyaga, at Kuya Alan, isang katutubo sa ating bansa. Magkaiba man ang bansang pinagmulan, magkaiba man ang kultura, ngunit pinagsama ng kagustuhang maproteksyonan at mapag-aralan ang biodiversity ng Mount Calavite. So ngayon po na medyo ano na talaga, naging bahagi na kayo ng pag-aaral, marami na kayong idea patungkol sa mga ganitong Mindoro warty pig, paano na po yung ginagawa nyo to, sa mga ganito? Nakiano na rin po kami sa pamayanan na tulungan na huwag na mabawasan. Mm-hmm. Ay ang sali lang po nila, kung halimbawa nasa gubat at hindi naman makakasira, ay pwede yung hindi mabawasan. Bukod sa naranasan ko firsthand ang pagiging environment researcher, ibinahagi rin sa atin ni Carlo ang mga resulta ng kanyang pag-aaral sa Mindoro warty pig. Carlo, ano naman yung mga na-discover mo patungkol doon sa mga warty pig dito sa ginagawa mong research? Okay. So, sa paggamit ng camera traps, nakikita rin natin unang-una ano yung social behavior ng mga Mindoro warty pigs. So, yung sa pag-analyze namin ng data, nakita namin na yung grouping behavior nila ay nagre-range from 1 to 6 individuals. Ah, okay. Pero madalas doon, dalawa or tatlo yung female, tapos isa lang yung male. Mm-hmm. Then yung rest ay mga ano na, yung mga juveniles. Dito natin nakita na malaki ang epekto nating mga tao sa ecological behavior ng bawat hayop sa ating mga kagubatan, partikular na ng Mindoro warty pig.
And sunod dyan ay yung activity pattern nila. Mm-hmm. Yung activity pattern, bale, for example, meron tayong diurnal and nocturnal. So yung nakita natin sa data, no, yung Mindoro Wartipig pala ay nag-exhibit ng diurnal activity pattern. For example, nakita natin na sa data, nagpipik yung activity nila tuwing umaga tsaka hapon. Pero nung kinompare namin yung data naman from the Arroyan Malati, so it's siyang part ng Mindoro, may mga camera trap data rin yun, sina Fernando Angungwanon, nakita na merong parang nag-o-overtime yung mga baboy rin mo doon. Actually, it's very interesting because thanks to the work of Carlo, we can compare two different sites on the data and the adaptation of the animal, because the animal is not behaving exactly the same in Mont Calavite, a highland with little amount of people and little human disturbance, with a lowland, that is Arroyan Malate, with a lot of disturbance. And what we found is, like, for example, here as Carlo was saying, the animal is mostly diurnal. At na-realize ko ang importansya ng pagkilos sa hanin nating makabataan upang mapangalagaan ang mga yamang nasa ating kapaligiran. Malay kasi yung importansya na binibigay ng wartipig or wild pigs ng sa atin. No? Mm-hmm. Unang-una, globally yung wild pigs ginagamit siya nag-provide siya ng as protein sa mga local communities, lalo sa mga IPs na nagre-rely sa meat and protein ng Mindoro wartipig. Pangalawa, yung cultural and cultural values niya, no? So maraming communities na nakikita ang wild pigs as a sign of strength, valor, bravery. So yun, no? Other communities naman, they see wartipigs or wild pigs as animal forming spirit sa ecosystem. Malaking ginagampanan niya, no? Isa siya sa considered as ecological engineer. Yung unique behavior ng rooting and digging nila, so yung paghuhukay nila sa mga lupa, nakapag-alter siya ng biotic and abiotic components ng ecosystem. For example, may ibang studies na sinasabi yung rooting nila or digging nila nakapag-improve ng aeration sa soil. Bagamat hindi kami pinalad na makita ang misteryosong yaman na ito ng Mount Calavite, sa aking pagbaba, baon ko naman ang aral na aking natutunan sa paglalakbay kong ito kasama si Carlo, Fernando at Kuya Alan. Up next, ating balikan ang isang imbensyon mula sa De La Salle University na may kakayahang solusyonan ang tumataas na kaso ng depresyon sa ating bansa. Pareho naming pinoprovide yung diagnostic assistance and therapeutic assistance. Sa ibang mga devices kasi and other researches na makikita ninyo sa ibang bansa, iisa lang yung ginagamit nila doon. It's either yung diagnostic o kaya naman yung therapeutic. Mm-hmm. Sa Project Sigla, pareho pinoprovide. Mm-hmm. Abangan yan sa aming pagbabalik. Isa pa sa mga episode na pumuhaw sa aking atensyon sa season na ito ay ang imbensyon na dinidevelop ng isang grupo mula sa De La Salle University upang masolusyonan ang tumataas na bilang ng depresyon sa Pilipinas. So yung concept ng sigla is basically restoration. So restore or ibalik yung sigla. So which is something na gusto natin dun sa mga taong nakaka-experience ng depression. So, because we know na yung depression nagko-cause ng sadness. And yung nawawalan ka ng interest sa mga bagay na dating interesado ka. So yun yung konsepto niya. So ibalik yung sigla. So that's why yung pangalan niya sigla and kinukuha din natin siya sa mga Filipino terms na ginagamit natin. So yun. So gusto natin ibalik yung laughter, yung kasiyahan, yung sigla sa buhay ng isang tao. Ang Project Sigla ay programa sa ilalim ng Neuro Robotic Technology Center na naglalayong ibalik ang sigla ng mga Pilipinong nakakaranas ng depresyon sa pamamagitan ng early diagnosis sa mga sintomas nito at pagsasagawa ng therapy sa tulong ng virtual reality. Sa episode na ito, nakilala natin si Gladys at Justine, mga kabataan na katulong ni Dr. Roy Navea sa pagdevelop ng device na ito. Siyempre, during the pandemic, marami nangyari.
karamihan sa atin nasa bahay lang. Very unusual talaga yung setting natin during that time. And for me personally, doon ko na-realize na gusto ko talagang lumabas, gusto ko makihalubilo sa mga tao. So, kung nasa bahay ako, mas naging firm ako as to what I would want. So, ayun, sa karanasang yun, doon ko nakita na una sa lahat, totoo nga yung, you know, yung mental instability or yung mararanasan mong kalungkutan na pwedeng medyo leaning towards depression na. And of course, doon mo talaga makikilala yung sarili. Naging daan ng episode na ito upang mas maintindihan ko ang pinagdadaanan ng mga nakakaranas ng sakit ng depression. So, ang depression ay isa siyang condition. No, unlike yung mga iniisip ng mga tao na it's just a normal sadness, pero may kinalaman din siya, no, sa pagiging malungkot. Pero this is really a condition, no. Pag sinabi natin kalungkutan, hindi lang siya yung simpleng kalungkutan na nawawala lang after a day or two, pero this is really a persistent sadness, yung hindi mawala-walang kalungkutan na may halong hopelessness saka helplessness. Parang nawawala na ng pag-asa yung tao. Na hindi lang ito basta emosyon, sa halip, isang sakit na kailangan ng tulong medikal. So, marami pong factors yung maaring mag-cause ng depression. Meron din pong kinalaman ng ating genes. So, maaari din po nating mamana, no, hereditary, ang vulnerability po sa depression. It doesn't mean naman po na parang, let's say, depressed yung parents mo, automatic you will become depressed. But you will be more likely than an ordinary person to develop depression. Usually, ang iniisip natin pag sinabing depression, may kinalaman sa emosyon. Pero actually po, may kinalaman din siya sa ating pag-iisip. Nabanggit niyo po yung chemicals in the brain. So, isa po yan sa biological factors po natin sa depression. So, usually po, mababa yung levels ng dopamine at saka serotonin, yung happy hormone po natin, saka yung hormone natin that keeps us motivated. Kaya kung mapapansin natin yung epekto ng depression, yung isang tao nawawala ng motivation, tapos nagiging significantly na malulungkutin. Kaya naman nakakatuwa na may mga katulad ni Gladys at Justin na gumagawa ng paraan para masolusyonan ang depression cases sa ating bansa. Pareho naming pinoprovide yung diagnostic assistance and therapeutic assistance. Sa ibang mga devices kasi and other researches na makikita ninyo sa ibang bansa, iisa lang yung ginagamit nila doon. It's either yung diagnostic o kaya naman therapeutic. Sa Project Sigla, parehong ipoprovide. At may dagdag ko lang doon. Ang isa pang naipoprovide na to is yung pagbilis nung pag-treat ng depressed patient in a way na yung mga environments are readily available for disposal na or for usage ng patient kapag na-subject siya doon sa tinatawag na CBT or Cognitive Behavioral Treatment, yeah. Tama ba? Na ginagamit kasalukuyan ng mga therapists natin here in the field. Nakita natin sa episode na ito kung paano ang virtual reality na madalas ginagamit lamang sa gaming at learning ay posibleng maging instrumento upang matulungan ang mental health professionals sa pag-diagnose at paggamot ng mga nakakaranas ng sakit ng depression. Ang VR kasi is very adaptive. What I mean by that is si VR, it's able to readily present mga 3D environment na alam niyo yun, parang isa ito sa mga environment na gusto nating malagay si kunwari pasyente or kung sino man. Pero since meron tayong parang physical location constraints, nagagawa ni VR na masolusyonan yung problema ng yun. Actually, sa environments namin, nagkaroon kami ng mga researches o studies kung saan ma-identify namin kung ano ba yung common social engagements ng mga Filipinos para malaman namin saan mas madalas na nararanasan nila yung symptom. Sa episode din na ito, nakilala natin ang mga barkada mula sa UP Los Baños na nagbibigay ng emotional support sa mga estudyante at faculty ng paaralan na nakakaranas ng mental health problems. So, napatunayan through science na pag may presence of animals, mas dahil hindi na sa stress yung mga students, mas nakaka-perform sila, mas nagagawa nila yung task at mas ginaganahan sila mag-aaral. Sa aking pakikibanding kay Barkada Luca, Marley at Bobby, first hand kong naramdaman ang emotional support
na kanilang nabibigay sa mga isko at iska ng UPLB. Eto Doc, ano naman po masasabi niyo sa mga kadiyos yung barkada din natin na nakakaranas po sila ng mga sa mental health po nila? So, ano po pwede niyo pong sabihin? Oo. Doon sa mga lahat naman tayo talaga, ang stress ay normal sa buhay natin. At merong kuminsan, yung mga stress ay hindi na natin na-manage. Meron tayong mga tinatawag na interventions. Ito ay para lang maiwasan na mag-proceed sa mas, sabihin natin, mas severe na condition like depression, anxiety. Itong mga animals ay katuwang natin. Hindi lang tayo natuto sa kung paano maiugnay ang science sa paglutas sa mental health concerns na kasalukuyang panahon. Dito ko rin masalo na realize na bawat isa sa atin ay may halaga at may papel sa bawat isa. Ano man ang ating edad o ating kasarian, na kahit tao man o hayop ay pwedeng maging bahagi ng solusyon. Mga ka-DOC Barkada, sa season na to, natutunan natin na ang siyensya ay hindi lang umiikot sa loob ng laboratorio, patungkol sa medisina, kung hindi ang siyensya ay nasa paligid natin lahat. Mula sa fashion, justisya, mental health, inclusivity, at marami pang iba. Natutunan natin at pinakita natin sa season na to na marami pa palang bahagi ng siyensya ang hindi natin nalalaman. Ang hindi ko malilimutang experience sa season na to ay ang pagpasok ko sa Babuyan. Dahil first time ko makapasok sa Babuyan at maka-encounter talaga ng malalapit na baboy sa akin. Pero naging masaya experience to dahil pinakita sa akin ni Engineer Kennedy yung naging training niya. Kung bakit din yun yung nagawa niyang invention. At natutunan ko rin doon na kailangan imulat mo rin yung mata mo. Dahil malay mo nasa paligid mo yung maaaring maging next invention mo. Ang isa pa sa mga hindi ko malilimutan ay yung pagpunta namin sa iba't ibang paaralan. Dito nakilala ko yung mga kabataan, yung mga estudyante na nagpakita ng galing sa iba't ibang larangan ng science. Alam nyo, natutunan ko na malaki yung papel ng isang paaralan, ng mga guro para sa pangarap ng isang kabataan o sa imbensyon ng isang estudyante. No? Kasi sila yung nandoon. Mahalaga yung presensya nila. Yung presensya, yung suporta na pinapakita nila na hanggat maabot nila at magawa nila yung imbensyon na meron sila. Kaya sa pagtatapos ng season na to, gusto ko pasalamatan ang lahat naging bahagi ng aming season. Mula sa mga guro, sa mga paaralan, sa mga estudyante, sa mga pamilya nila, sa mga kaibigan nila, sa mga support na binibigay nyo sa mga estudyante. Maraming salamat sa mga kabataang nagbahagi ng kwento sa season na to. Hindi lang ako natuto, kung hindi ang mga ka-DOC Barkada natin at mga kabataang nakasubaybay sa Expert Talk. Kaya mga ka-DOC Barkada, sana sa susunod dati paglalakbay ay samahan nyo pa rin akong kilalanin ang mga next generation expert ng ating bansa. Muli, ako po si AJ Castro at ito ang Expert Talk.